Susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong makita ni Annaline itong si Dr. Carlos sa labas ay dito agad naman din itong tinawagan ni Annaline ang kanyang ina na itong si Lynette, kung kaya't laking gulat naman din ito ni Lynette ng kanyang maririnig ang sinasabi ng kanyang anak na itong si Annaline nang sabihin nito ni Annaline na nakita umano nito ni Annaline itong si Dr. Carlos at hindi umano ito pwedeng magkamali dahil nakaharap po umano nito mismo ni Annaline itong si Dr. Carlos, kung kaya't dali-dali naman din itong pinuntahan ni Lynette ang mental hospital upang i-confirm kung nandoon ba itong si Dr. Carlos. At dito laking gulat naman din nito ni Lynette nang makarating na ito sa mental hospital at nang puntahan nito ni Lynette ang kinaruruunan ni Dr. Carlos ay wala na ito. At dito nakausap naman din nito ni Lynette ang naka-in-charge at agad naman din itong sinabihan sa naka-in-charge na nakalabas na umano itong si Dr. Carlos dahil gumaling na umano ito, kung kaya't paniwala naman din itong si Lynette. At dito agad naman din itong tinawagan ni Lynette ang kanyang anak upang ibalita na tama umano ang kanyang sinasabi dahil nakalabas na nga umano itong si Dr. Carlos dahil magaling na umano ito, kung kaya't agad naman din itong pinagsabihan ni Annaline ang kanyang ina na huwag umano ito basta-basta na maniniwala dahil ganun umano ang sitwasyon ay matagal umano itong gagaling. Bakit biglaan umano ang pagaling nito ni Dr. Carlos, kung kaya't agad naman din itong napaisip-isip itong si Lynette at dito agad na itong umuwi sa kanilang pamamahay. Ngunit laking gulat nito ni Lynette nang makasalubong ni Lynette itong si Dr. Carlos at agad nitong hinawakan ni Dr. Carlos ang kamay ni Lynette sa kadahilanan na ikipinanlaki naman din ito ng mga mata ni Lynette ng kanyang makikita na tama nga umano itong si Annaline. Tama nga umano itong si Annaline at hindi nga umano ito totoong baliw, kung kaya't agad naman din itong pinagsabihan ni Lynette itong si Dr. Carlos na niluluko lang umano nito ni Dr. Carlos itong si Lynette dahil hindi naman pala umano ito totoong baliw, kung kaya't agad naman din itong pinagtatawanan ni Dr. Carlos itong si Lynette at pinagsabihan na ang bilis umano nitong maluko, kung kaya't mabilis umano nitong napaniwala ni Dr. Carlos itong si Lynette na nagbaliw-baliwan lamang umano ito at talagang hindi naman umano ito totoong baliw. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.